Dadamihan ko po siya kasi ito kasi talaga yung ano eh, maraming uod eh. Napupuno pa yun siya sa ano. Kaya nagkahawa-hawa na yung iba ito. Ang ganda ng dahon ito. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video ay i-share ko sa inyo ang dalawang ginagamit kong insecticide para dito sa aking kolyo. So meron tayong DIY at meron din tayong yung nabibili natin sa mga bilihan ng mga halaman. So gamit lang ako ng yung una guys ay gagamit ako ng yung chemical na ang tawag nito ay Bordan. So ito guys, oh, mga ano yan ang ano tawag niyan. Uod. Marami yung mga ano dito ng uod guys, mga pupo niya. So ayan, nakita niyo yung itim at saka yung mga dahon nagkabutas-butas na dahil sa uod. So, ito yung nabibili namin na 100 pesos guys, Bordan. Nabibili to siya sa mga halaman. Sa mga nagtitinda ng mga ano ng halaman guys, yung mga fertilizer, ayan pang insecticide. Tignan nyo lang sa likod yung instruction. Ito lang ay ihalo lang to siya sa tubig. So, hindi na ako maglagay ng details kung paano. So, tignan nyo lang sa likod. Ayan, nandiyan na yung instruction niya. Presyo nito guys ay 100 pesos. So, marami rin kayong maaano nito guys magagamit kasi ihalo lang naman to siya sa tubig. Ito guys, meron na kasi kami ditong tinimpla. Ayun. So, ito na lang ang i-apply namin. Hindi ko na lang pakita sa inyo kung paano siya timplahin. Basta, tignan nyo lang yung instruction dun sa likod. Kasi andun yung instruction. So, ito ipang-spray natin to. So, ang paggamit po nito ay sa loob ng isang linggo, isang beses lang. Tapos huwag nyo basain. Ayan, i-spray nyo. Tapos, next week na naman. Tapos kailangan wag basain. At mas maganda sa hapon nyo i-spray. Yeah.
siya, guys. Teka lang, ha. Ayan, gumapang na siya dyan. Maanghangan siya. Ayan, mamaya yan, masyutay na yan. So, bahala ka siya sa buhay mo. Pasensya na talaga. Kailangan talaga kitang puksain, my dear. Ito guys, dito tayo sa pangalawang insecticide na homemade or DIY. So, gamit lang tayo ng sili, i-blender natin, nakasama ang tubig, lagyan natin ng tubig. So, kahit ilang sili pwede. Ito kasi guys, ay nakuha ko lang to dun sa taniman ko. Ngayon, mahal ang sili. So, kunti lang muna ang ilalagay ko. So, yan. Tapos, i-blender natin to, lagyan muna natin to ng tubig. Tapos saka i-blender at then pagkatapos nito, salain natin para hindi sumama yung mga buto-buto dun sa sprayer. At saka natin ipang... So, ito guys, ay tinagtag kasi ito ng uod. So, ayan na si uod. Yan, i-sprayhan natin yan para matanggal. Kasi kung hindi natin yan siya puksain, guys, kung hindi natin gamitan ng insecticide, mauubos yung dahon niyan. Kakainin at kakainin po siya ng uod. Si uod, lumipat siya dyan. Ang bilis lang niyang gumapang. Ayan, naanghangan siya. Kaya umalis siya agad doon sa una. Sprayhan lang natin ang sprayhan yan, guys. Tapos, pwede mag, pag-apply nito sa loob ng isang linggo, dalawang beses. Tapos, another week na naman, ayan, dalawang beses pa rin. Basta sa loob ng isang linggo ay dalawang beses. Mas maganda ay sa hapon kayo mag-apply at huwag din basain. Ayan. Safe po ito. Ginamit ko na din to sa ano, sa aglonema, pero ito talaga ang ginagamit ko, guys. Tapos tawagin siya. Pwede siya sa yung mga may mga langgam, aphids, ayan, basta kahit anong insekto pwede siya, guys. Yun guys, hindi ko na siya makita. Bahala ka dyan, uod ka dyan. Ang bilis niyang lumayo. So, ganun lang gagawin nyo guys. Kung wala kayong pambili ng bordan or any kind of insecticide, pwede na yung gumamit kayo ng homemade sili. Ayan. Maganda din yun siya kasi natural at tawag niyan. Napaka-effective din guys.
ginagawa dito, ano guys, oh, ayan ha. Ayan, nagko-cross, ano ako, nagko-crossbreed ako. So, para mag-mix yung kulay niya. So, ayan, hinati ko lang. Tapos, siniksik ko dun sa isa pang tangkay. So, ganun ang gagawin nyo. Next vlog, iba-vlog ko rin. So, continue lang tayo guys hanggang siya sa malagyan lahat ang inyong mga Mayana or Kolyo. So, yun lang guys. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye.